Okay. Good evening. Kahit na nasa kwan ako, sa Pasyalan, dito sa Norte, may napanood na naman ako na isang vlog na si Survivor. Hindi ko mapalampas eh. Hindi ko mapalampas yung kanyang vlog. May mga punto na talagang dapat gawin sa lalong madaling panahon. Naumpisa naman natin na tirahin ang Kongreso. Ano ba ang kabaluktutan ng Kongreso? Iniisip ko nga eh, sa tagal kong panahon. Ano ba ang nagagawa ng Kongreso? Without Congress, hindi ba natin mapatakbo ang Pilipinas? Hindi ba natin maayos ang bansa? Palagay ko kaya eh. Nagpapagbuhulo lang yung Congress na yun. Although, nasa Constitution yan. Pero parang hindi na siya effective eh. Ano? Kaya na lang ng mga secretaries yan. Kaya na lang kung saan nakatalaga ang position ng bawat isa. Kung tirahin na natin ang Kongreso, ano bang nagawa nila? Pagpaliwanag na sila. Yung sabi nga natin ng billion of pesos, saan nila gagamitin ngayon yan? Ibabalik ba yan sa kaba ng bayan? Katulad dito sa PAP pension eh. 4.9 billion na tira. Hindi pa nila nabibigay. 2017 pa yung pundo ha. Hanggang ngayon, hindi pa nila nabibigay. At pinagluloko pa yung pension yan. Na sinasabi nila. Although, yung sabihin to, para marinig ng taong bayan, na ang sabi nila, hinihintay yung MOA from the PSA. Sumunod, MOA from the alternative authority. Ngayon, mga ilang buwan nakalipas, mga 5 months, 6 months, nag-usap kami. Ang sinasabi naman nila, napakahirap daw. Kulang sila ng tao. Ano ba ang totoo? Nahirapan ba kayong kuliktahin ng pera? Ha? 4.9 billion? Pero sabi ko nga sa'yo, Colonel Lupinia, mag-resign ka na niya para hindi ka tamaan ng bala. Okay, balik tayo sa Congress. You know? Hindi ko mapalampas yung sinasabi ni Captain Enrique. Sir, saludo ako sa'yo, sir. Tamang friendship yun. Hindi tayo dapat mabayaran. Kung ano ang para sa bayan, gawin natin ang para sa bayan. Napapagulo sila eh. Ano? So, dahil nga walang bayag ng ating Pangulo, at mayroong nagpapatakbo sa Malacañang, sabi ko nga, yung Reyna at saka Ari. Sila ngayon ang nag-ari-arian sa ating administration ngayon. President Pong Marcos, sir, sana labanan natin ang mga nagbabaliwala sa iyo. Nandito pa rin kami na mga botante mo na naniniwala pa rin sa iyo. Pero panindigan mo rin bilang isang pangulo. Balik kayo sa Congress. Parang panahon na yung military junta. Pero sabi nga ni Captain Enrique, hindi pwede military junta. Kasi baka makurap. Totoo, marami na kukurap kasi pag pera kay pinag-uusapan eh. So, pipili tayo sa generals or civilian na mapagkatiwalaan. Sino yun? Wala pa ako nakikita. Sa general, may nakikita na ako. Ha? May nakikita ako sa general. Kasi noon, nilibanan niya ang pensyon, hindi niya lang nakaya. So, ibig sabihin, against sa corruption. Ano? So, may nakita ko sa general. Kung sa civilian naman, pero kung galing sa politician, ay ayaw ko rin. Pag, once you enter the politics,
sinisigurado ko sa iyo, yung friendship yung mawawala. I tell you, mawawala ang friendship yung. Why? For example, gagawa ng batas, ayaw mo. Ikasama ka sa committee. Eh kahit ayaw mo, may darating sa bahay mo, nakasobre. Eh siyempre, hindi mo naman binigay, di tanggapin mo. Kasi lahat talaga yan, ayaw mo sa hindi, sa politics, bibigyan ka na bibigyan talaga. Yan naman yung isang Supreme Court head. Supreme Court Justice, ano? Napatalsik, pero binayaran pala yung mga senador. Tingnan nyo. Ilan lang yung senador hindi nabayaran nun? Si President Marcos, dating senador, Miriam Defensor, si Arroyo, Joker Arroyo. Parang tatlo lang silang hindi nabayaran doon. Ano? So, kailangan na talagang tuloy-tuloy ang pagbatikos natin sa Congress. Mga mamamayang Pilipino, gumising tayo. Dahil ang ating bayan na kababayaan. Nilalapastangan na ang ating bayan ng ating mga gaaman na politician. Captain Rico, sir, nandito ako sa likod niyo. Nakikita ko ang prinsipyo. Kaya General Makana, sir, huwag lang tayo magpadala sa politika. Manantili tayo sa ating prinsipyo. Prinsipyo na hindi matawaran, hindi tayo mabayaran. Marami na sa ating nanindigan sa military, men in uniform, personnel na nabayaran. Ha? O naging politician, anong nangyari? Wala rin nangyari. Ha? Nagpakasarap sa politika. Diyos ko. Kaya nga sabi ko, I never enter politics. Mayroon kayo papasok para akong tutulak sa kanya. Yun yun. Pero I never enter politics kasi sinisigurado, pag pumasok ako, kakainin ko yung sinabi ko. So much for that. Hindi ko lang kasi mapalampas yung narinig ko kay Captain Ricky. Hindi ko mapalampas kung gusto kong dagdagan yun. Panahon na para magising tayo. Pinaglalaroan ang ating gobyerno, pinaglalaroan na. Dahil yung ating Pangulo hindi pa nagigising. Baka mauntog siya, magising siya. Salamat. Yung bugok, walang mangyayari. Mabaho na yan eh. Kahit anong gawin mo, ang luto, wala na. Bugok na yan. Mangkorap na talaga yan. Alam nyo, isang reason kung bakit umalis sa serbisyo, napunta tayo dito ah, memory lane. Isang reason kaya ako umalis sa serbisyo, because government, the Cory government, did not hold true to their promise, their part of the agreed na mga pointers kung bakit babalik na lang sa barracks yung mga ranger. Walang makukulong. Si Colonel Galvez lang ikukulong. Hanip yan. Hindi didisband ng Ranger Regiment. Hindi tatapon sa Mindanao yung mga sundalo. Anong ginawa pagkatapos? Tinaya ko yung pangalan ko. I gave my word of honor na ang usapan nato parang nag-blood compact tayo. Ano nangyari? The moment they gave up their positions, sila Danny Lim, sila Abe Purganan, tsaka yung mga ibang opisyal, ayoko na sabihin, baka may endorse eh. Si Galvez, nandyan. Bumalik sa barracks, tapos nun, pagdating dun, kulong lahat. Tapos dun, in a few days, January,
somewhere da January nung sumunod na taon, 1990, dinisband ang Ranger Regiment. Government did not pursue yung kung ano yung napag-usapan. Kaya nga, nung 2004, nung kalakatrilyanes na gusto kong pumunta doon. Gusto ko lang sabihin, doon sa usapan nila doon sa Oakwood, gusto kong puntahan. I-video ninyo. Kasi, wala eh. Pag hindi naka-video, walang katibayan eh. Kung ano yung pinag-usapan, naka-close door. So sa amin, no, sa Intercon, yung usapan namin, pati yung mga namatay na sundalo, bibigyan ng benefits yung pamilya. Wala eh. Kaya nga nung nag-file ako ng resignation, 1995 kay General Enrile, sinabi ko lahat yun sa kanya. Pinamukha ko kay General Enrile lahat sa kanya yun. Di bali sir, nag-chief of staff ka naman eh. At the expense of the Ranger Regiment. Kaya sabi sa akin, gago. Nag-resign ako. Nagalit ako talaga kasi sabi ko, mali yan. When the Cory government gave their word, kasi ang usapan nun, anything but Cory Aquino. Yun yung parameters namin. Anything but Cory Aquino. Anything under the sun. Gusto mong pangbigyan sila ng pera? Pwede, magbibigay ang gobyerno ng pera. Happy forever in the beach, in the sun. Oh, yan, ganyan kayo. Pera. 1 million. Pwede. Anything under the sun nga eh. Oh, okay, tapos nun. Ang mga lumitaw, benefits, walang, hindi disband ang Ranger Regiment, walang makulong. Ako lang si Colonel Galvez, yung Class 71. Oh, de, ano nangyari? Wala, kinulong lahat. Kaya nga, pikang-pika ako dun. Okay, pag negosyate ng gobyerno, ginamit ako ng gobyerno para makapasok doon sa Makati kasi kilala ako ng mga tao doon. Oh, ako naman, ayaw ko magkaroon ng civil war. Oh, ngayon, sa inyo na nagsasabi ng military junta, hindi siguro pwede yung ano eh. Pwede, ibig sabihin, pwede military junta kung gugustuhin ninyo, pero ay, baka pagsisihan ninyo. Kasi pagka military ang nakaupo dyan at hindi mo maiwasan, makurap yung mga general. Kasi nga sa dahil ng pera, yung mga politiko nga natin nakukurap eh. So, mahirap. It has to be somebody na nang may nakaupo talaga na credible, trusted ng taong bayan. And then, ang magiging direksyon nun, revolutionary government. Wherein, ire-reboot yung buong Pilipinas. Ganun ang mangyari. Isang option. Na-explain ko lang sa inyo. I'm not encouraging it. Tapos nun, intellectual discussion. Munta itong mga ano na ito eh. Tapos nun, ang ano doon, hindi mo mapipilit. Kung sino man yung gusto ninyo ilagay na tao, hindi mo mapipilit. It has to be simultaneous, no? It has to be may catalyst eh. Merong ano, may tipping point, mag-i-ignite 'yon. Kaya hintayin niyo, huwag niyo pangunahan ng ang central figure. Huwag niyo pangunahan si Tatay Digong, huwag niyo pangunahan si BP Sara, huwag niyo pangunahan kung sino. Huwag niyo pangunahan yung military, maghunta na lang kayo sana si General Browner ganyan. Huwag niyo bigyan ng problema si General Browner. Isa pa, administration. Pagka si General Browner tinanggal ninyo, good luck. Good luck. Kaya nga, alam nyo, para kayo nauubos na kandila, administration, nauubos yung kandila, parang alam nyo na yung gano'n, na nauubos na kandila, na hindi mo na alam mong gagawin, kasi doon papunta, paubos yung kandila mo, pawala ng pawala yung apoy mo, hanggang sa dumilim na, wala na. So, doon kayo papunta eh. Dami if you do, dami if you don't. Ganun na lang ang ano ninyo. Kasi, confused na kayo eh. Pero kaya ako nagsasalita, binibigay ko yung advice. Senate Congress, number one. Pakita nyo yung liquidation ninyo, certification, with receipts. Buksan nyo yung libro nyo. Number two, rescind ninyo, tapusin ninyo yung concurrent resolution number 10 na yan. At isa-isa inyong sabihin, o kundi kayong lahat ang magsalita, hayaan nyong may magsalita isa, dalawa, tatlo, hanggang sa
i-separate niyo yung mga bugok na itlog diyan at yung mga itlog na maalat. Masarap kainin. Mga itlog na, magutom na ako ah. Itlog na maalat. Yung bugok, walang mangyayari. Mabaho na yan eh. Kahit anong gawin mo, ang luto, wala na. Bugok na yan. Makurap na talaga yan. So they will never, ano? Kasi alam nila. Ngayon, buta-buta kayo ah. Buta-buta kayo. Kasi, hala, paano to? Kino-question ng taong bayan yung natanggap ko 5 million, buwan-buwan. O paano yun? Paano nyo i-clear yan? O kung tumatanggap kayo yung 2 million, MOE, paano yan? Checkin nyo yun ng kuha yung resibo. Kaya kayo di maka-imake. Kasi parang may semblance, yun ang isip ng tao eh. May semblance na totoo, yung haka-haka ng ibang tao, compare-compare, social media, tapos nun, wala na kayong magawa. Hindi nyo man aminin. Tapos, iniiba nyo ngayon yung topic. ICC, Sara Duterte, Digong Duterte, SMNI. No? Indirect na pananakot. Pero hindi kayo makadiretso na, ay nako, good luck sa inyo. Patapos ng araw ninyo. Pinalipas lang ng taong bayan ang Pasko. Pinapalipas lang itong Pasko. And for next year, first quarter of next year, if you do not give the Filipino people answers, kayong gumawa ng sarili ninyong ikababagsak. Hindi kami, hindi taong bayan, hindi. Kayo, simple lang hinihingi. Explain yung sobrang pera, ginawa nyo bang savings? Sinoli nyo ba sa budget, sa treasury? Tapos nun, kung sinoli ninyo, lahat ba? Kung hindi, may sinoli kayo, in parte, meron kayong denied o kinomit. Tanong, saan nyo kinomit? Sabi nyo sa amin, kinomit nyo, binigay nyo sa bawat congressman. Ganun ba? Ang dumi ng isip ng tao. Eh, hindi nyo, wala anong magagawa nyo, mga boss nyo yan. Yung presidente nga eh, pagka nagalit ang tao, mura-murahin nila yung presidente. Kayo pa, congressman, 200,000, 100,000 boto nyo. Kung magasta kayo, para kay presidente. Oh, ngayon, explain nyo. Paano yun? So, kaya nga, ano, sakit ng ulo nung ninyo ba, congressman, ang pinakamagawa na lang ninyo, bumaklas kayo. No? Kumbaga sa ano, you pull out a Gloria Arroyo. No? Garcia. I am sorry. Ah, oh, di ba? Ganon si Gloria. Hanggang ito yung congresswoman. na ano siya? Yung simpleng, yung lapses in judgment. I am sorry. Imagine that. Oh. Lumusot siya, no? Nakalusot siya. Galit ng taong bayan, daya ng eleksyon. Oh, shall I have, hello, Garci? Shall I live by 1 million votes? Gusto niyo sabihin ko kung sino yung official na military na ano doon? Na involved doon? Oh. Dami ko alam ano. Eh, intel eh. Baka papatay ako. Wag na. Okay lang, sir. Okay ah. Oh, ang dami eh. Walang niya yun. Sipin mo yung boto nun, dinaya talaga. 2004 elections, presidential. Panalo dapat si Fernando Poron eh. You see? Eh, ilang taon na niloloko ang taong bayan, ano? So, sorry, nabangga ko ulit. So, yan ang ano. Well, anyway. Kaya ito, yung mga troll, ano? Tanggapin nyo yung bayad. Naintindihan ko eh. Kaya kayo kumikita, tinatanggap niyo ng ano, kahit halang yung bituka ninyo, kahit wala na kayong bangkarote na kayo sa mga prinsipyo, natanggap niyo yung pera para lang kayo merong pangkain. Sige, I'll give you that. Pero inan niyo, huwag kayong haraharagan dito sa aking ano, sa channel ano. Mag-ingat kayo sa mga pinagsasabi ninyo dito sa channel namin. Huwag ninyong i-harass yung mga tao dito sa channel. Kasi bago ko burahin yung ano ninyo, yung account nyo, kinukuha ko yung pangalan. Kahit hindi totoong pangalan yon,
yung IP address nyo. Bahala si Wawawi. Kilala nyo si Wawawi. I-check nyo sa mga ano, sa mga vlog ko, no? Anong yan ngayon? Kung magsalita kayo eh, talagang hindi ko naman gagayahin si Onasan tsaka si Trillanes. I have my own character, I am my own man, and I have my own sense of moral values, no? My standard in ethics and yung ano ko, moral fiber ko, eh may sarili akong ano, sinusunod. Wala akong pakialam diyan kay Senator Honasan tsaka kay Trillanes. Senator sila, eh bakit? Di naman ako tumakbo. Ayoko naman magpolitika. Pero ang sinasabi ko sa iyo, ah, troll, nasabi ko sa iyo, kung ako nandoon, nag-object ako, it will be in record na nag-object ako. Kasi wala akong ambisyon na nakikita ko nang ang mali, eh sasabihin ko pang tama. Hindi ako ganun eh, no? Kaya putra guys, mali yung sinasabi mo. Okay, so move on. Wala na, anyway, dinelete kita eh. Leo, kung talagang ano yan, mahal ni Akop ang bayan, imbestigahan nga niya ang mga ano yan, pinangalanan ni Joma na mga party list. O nga, yun niya eh. Eh bakit in the first place? Kaya nga, again, meron na mga nadidinig. May nadidinig ako from mga sundalo na retired at mga officers na retired na okay na revolutionary government. Pati civilian eh. Oh, may mga ilan nagsasabi. Okay na revolutionary government. Kasi pagka revolutionary government, complete reboot. Na-virus yung computer mo. Patayin mo, i-reboot mo. Di ba? Kasi na ano eh, naghang o nagano. So ngayon, ang Pilipinas, nakahang. So pagka nag-revolutionary government, ang pwede mangyari doon, palitan yung constitution ng taong bayan. So, ewan ko paano nila gagawin yon. Kasi kung meron man nag-iisip ng revolutionary government, ang dapat ang gawin, mag-ano ka na ngayon. Mga nag-iisip ka na ngayon, meron ka na ngayon mga setup mga constitutionalists o lawyers, gumagawa na kayo ng draft, ganun ba? Para pagka may nangyari, ayun, meron na kaagad, no? 2020, tapos na ngayon, baka next year, 2024, Republic of the Philippines Constitution. So, iraratify na lang ng taong bayan, isasabay sa 2025. Baka ganun, pwede mangyari yon. Nag-analyze ako, no? Thinking aloud. So, pwede mangyari yon. Ngayon, total reboot. Ba, papa, kasi may revolutionary powers kung sino man yung central figure, automatic yan. May death penalty na. Executive order lang yun eh. Revolutionary order number XX. Meron ng death penalty, tapos nun, titignan yung libro, titignan lahat ng bank account, ng ano, mga politiko, re-revisahin lahat ng ano ninyo, yung mga properties ninyo, pangalan sa inyo, pangalan ng mga kamag-anak ninyo. And then, pagka napatunayan ng revolutionary court o tribunal, it could be a military court, na guilty ka, firing squad, luneta, araw-araw, merong kinakatay. Gusto nyo ba ng ganon? Baka yung iba sumagot, yes sir, yes sir. Yes sir, gusto namin. Ay, nako. 2024, pwedeng ganon, no? So, yung dalawang option na yon, yun yung mas, dahil sa katangahan nitong ating mga politiko, you are causing the stabilization, you are causing the Filipino people to move towards that. Meanwhile, parang sine, the military, nagkukwentuhan, uy, nadinig mo si Pinoy Survivor? Oh, yung kay, sa SMNI? Oh, tama si sir, di ba? Kwekwentuhan. Maya-maya may lalabas ng ano, galing sa itaas sa AFP. You are reminded of your duty, follow the chain of command. Mga automatic issue ng mga order. Kasi worried,
worried yung itaas na nag-iisip na yung sundalo. Napopoliticize yung sundalo. Kaya nga sinasabi ko eh, huwag niyong bigyan ng problema yung mga commander natin, si General Browner, yung Major Service Commander, huwag niyong bigyan ng problema. AFP, intact kayo, ha? Iniwanan namin yung AFP, intact lagi. Laging buo ang AFP. Kasi yung mula noon, 1986 hanggang ngayon, wala tayo civil war. Wala tayo ng mga junta. So, dapat intact kayo, aware kayo sa nangyayari, tandaan nyo lang yung Constitution. The Sovereign Filipino People. Pagka nakita nyo, naglabasan sa kalsada yan. Tapos titimbangin nyo. Sino ba dito yung tama? O, pag hindi nyo pag sinabihan kayo na barilin yung mga sibilyan, yung mga tao, o, alam nyo na kung sino yung tama. Diba?